Hello, hello po. Hi, hello, hello, hello mga kapanalig. Bukas, tayo po ay nasa Radyo Veritas at maganda yung magiging topic. Magandang maganda magiging topic. No, maganda ang topic natin bukas sa Radyo Veritas. Ako po ay naimbitahan para mag-guest sa Radyo Veritas at ang mga makakasama doon ay mga converted. Wow, di ba? Antaray. May mga converted na Protestant na makakasama natin bukas. No? Bukas ang kasama natin, mga converted Protestant na ang asawa ay Katoliko. Anong ibig kong sabihin? Yung babae, SDA, na pangasawa Katoliko, naging Katoliko yung babae. Ngayon, yung lalaki naman ay dating INC na taga Laguna. Ang kasama naman niya, yung girlfriend niya, na hindi nga lang Katoliko. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng crusader. Crusader siya. Pero yung INC ay naging Katoliko. At kinoconvince niya yung girlfriend niya na mag-Catholic. At itong girlfriend niya gustong mag-Catholic but yung parents ng babae ay Protestant. So yung magiging topic bukas ay ang pakikipagrelasyon sa hindi kapanalig. Sorry. Sige. Kala nyo mga sulpot kayo, ha? Gigilang Sanrio. So, luluwas ako bukas kahit medyo masama yung pakiramdam ko para sa kanila, no? Kaya manood kayo ng Radyo Veritas tomorrow kasi tayo ay magkakaroon po ng topic patungkol sa relasyon, pakikipagrelasyon kapag hindi mo pananampalataya. Sabi ni L.A. Lopez, sana po sa lahat ng lugar may CFD na naka-assign or nakakalat sapagkat naglalakad lahat ng sulpot, lalo na dito sa amin. Actually, Kuya L.A. Lopez, wag din natin masyadong i-focus ang sarili natin sa CFD organization. Kayo, Kuya L.A. Lopez, ay born CFD. Yan yung tinatawag na if you are raised and born as a Catholic, you are born as a CFD. Hindi po lahat ng Katoliko dapat tayo ay CFD organizations. May mga Katoliko kasi na pinanganak na Katoliko na hindi CFD organizations na members pero lumalaban sa Protestant. If wala pong CFD organizations dyan, hindi lang po CFD organizations ang dapat tayo mag-focus. May mga Singles for Christ, Couples for Christ, may El Shaddai, may mga charismatic movements, may mga kursilyo team. Marami po tayong mga organizations under ng Catholic Church. Huwag po tayong magpo-focus na na parang pinalalabas ng ibang Catholic ay CFD organizations lang na para maging legit na Catholic ka, dapat ikaw ay nasa CFD organizations. Hindi po. Anday pong organizations. Ang CFD organizations ay isa sa mga organizations ng Catholic Church. So, marami yan. Meron tayong Radyo Veritas. May Radyo Maria o Marian Radio ng Cagayan de Oro. Marami pong radyo na organization kung saan nyo gustong sumali. Wag po sana yung mentality natin ay kapag sinabing Katoliko ka, dapat ikaw ay CFD organizations. Hindi, anday pong organizations ng Catholic Church na pwede nating salihan. Sabi ni Ate Merlin Torion, pag gusto po mag-CFD, may seminar ba? Seminar? Sa iba po meron. Sa iba naman, online. Yung mga gustong sumali po sa CFD organizations, meron silang online, meron din namang actual. So,
Depende po yon doon sa organizations na sasalihan ninyo. At kung wala pong organizations dyan sa lugar ninyo, huwag po tayong aasa sa mga organizations. Bakit hindi tayo maging simula? Para kahit walang organization sa inyo ng mga CFD, tayo yung magpasimula ng ng pagtuturo. Kasi ang ginagawa lang naman po ng CFD org, magturo. So bakit hindi tayo magturo? But no, be aware mga Katolik. Be aware po na huwag naman tayo magtuturo basta-basta. Kailangan syempre yung kung ano yung ituturo ninyo, ipapaalam natin sa pare o sa ibang mga CFD defenders, Catholic defenders. Ipapaalam din naman natin yung ituturo natin, baka mamaya may medyo may supply. Well, hindi ko naman minamaliit yung kakayahan ninyong magturo, pero mabuti na yung sigurado. Mabuti na po yung sigurado na sigurado ba tong ano, tong ituturo ko ay tama? Sigurado ba tong latag ng simbahan ba to? Sinok ako. So dapat alam po natin 'yon, no? At nakakatawa. Eto pa. Ang baptism ng INC Trinitarian. Ito 'yung nakakatawa. Sabi ni Ate Marilyn Torion, sana mayroon dito sa Manila. Marami po. Marami pong CFD organization sa Manila. San po kayo sa Manila? Pasensya na po, medyo masama ang ramdam. Sabi ni Kuya L.A. Lopez, sa aming lugar na ubos ang Catholic. Ano? Sa aming lugar na ubos ang Catholic, talagang binabahay-bahay ng mga sulpot. Hindi ganun kagaling sa Bible. Kaya hindi ko alam defense. Sa mga provinces, yan po yung sinasamantala ng mga sulpot, Kuya L.A. Lopez. Pasensya na po kayo, sinisinok ako. Sa mga provinces, sinasamantala yan ng mga sulpot. Yan yung paborito na ng destination. Ngayon, sabi nyo po ay nagbabahay-bahay ang mga sulpot. Hindi po natin alam kung paano tayo dedepensa. Hindi natin alam. Kung ako po yung nasa sitwasyon mo, ako na lang po yung tatayo. Hindi po ba? Hindi natin... Nako, bumagsak pa. Hindi natin alam kung paano tayo dedepensa kasi nagbabahay-bahay ang mga sulpot. Bakit hindi po natin basagin? Sa ito na lang po siguro magsimula o magkusa tayo kung paano tayo sasalag. Huwag po tayo laging tayong mga Pilipino, ewan ko ba sa Pilipino, lagi tayong umaasa. Kaya daming paasa eh, daming pa-fall sa Pilipinas, no? Ang daming pa-in-love kasi hindi ka naman seseryosohin. Sa Pilipinas, ang daming pa-fall, ang daming pa-pogi. Tapos akala mo mahal na mahal ka, hindi pala. Huwag tayong umasa doon. Kung kaya mo, Kuya L.A., na manindigan sa doktrina, bakit hindi po kayo magpasimula? Huwag po nating asahan. Huwag tayong laging aasa sa org dahil lang ang org na to, sikat, doon ka naaasa. Kung kaya mo naman din simulan. Katulad ko po, wala naman akong org. Pero hindi naman po ako umaasa sa org. Kasi kaya ko naman mag-isa. So kung feeling mo kaya mong mag-isa, bakit hindi na lang po kayo yung lumaban sa kanila?
para mapigilan yung pagkalat ng Protestant. Kasi nagiging limitado yung CFD organization, depende po yan sa parokya. Kasi hindi po lahat ng parokya sa totoo po ah, hindi po lahat ng parokya ay tumatanggap ng CFD organization. Bakit? Kasi debate yan. Nakadepende yan sa pare. May mga pari kasi na ayaw ng debate. May mga pari kasi na gusto homiletic way. Pag sinabing homiletic way, parang charismatician. Mas gusto nila ng charismatician way, katulad nung isang pare, nakalimutan ko na, yung nagkasal sa kapatid ni Maine sa Itbulaga, charismatician yun eh. May mga pare na dumedepensa sa simbahan pero hindi dumedebate, pero nagpapaliwanag kung paano mo isasabuhay yung pagiging katoliko. Ganun din sa mga parokya. May mga parokya kasi na yung ang pari namumuno, ayaw ng debate, ayaw ng gulo, hindi sila pumapayag na magka-CFD org doon. Kasi nga gulo. Diba? Alam naman po natin yung God died and God died literally. Ayaw po nilang masangkot sa mga gulo-gulo. So, intindihin po natin yon, no? Na may mga pare na ayaw ng debate. Hindi naman po kasi porkit pare dapat nakikipag-debate. May mga pare po na ayaw ng debate. Kasi away, gulo, eskandalo sa kaliwa, eskandalo sa kanan. At saka hindi po lahat ng pare ay debater. No? Huwag natin paghahambingin yung mga pare kay Father Darwin. Kasi may mga priest na charismatician priest, may mga priest na kursilista priest. Magkakaiba po ng field yan. Sabi ni, ewan ko kung ate to o kuya, Lucky Suyom. Hello po, pwede magtanong, sa Kristen po ako. Tas may napapanood kasi ako na video ng Orthodox, ay sa Kristen to ha. Yung sign of the cross po nila, Papa right po, kasi right, he's seated at the right hand of the Father. Tanong lang po, bakit po sa atin left po? Hey, curious lang po, di ko mahanap po dun kay Curious Catholic. Okay. Magkaiba ang sign of the cross ng Catholic Church. Depende po yan sa tradisyon. Ang Eastern Orthodox o yung Eastern Rite, sila po ay traditional Latin Mass, TLM. May mga Eastern Rite kasi na up to now ay hindi niyayakap ang Novus Ordo Mass. Pag sinabi pong Novus Ordo Mass, yan yung misa natin ngayon, yung uma-adapt ng language depende doon sa country. Ngayon, kaya sila, 'di ba, sabi ko nga po eh, tayo ganito. Ang Orthodox ganito. Depende po 'yan sa tradisyon. Pero 'yan ay kinikilala natin at wala pa rin po dong mali. Maari kasi nung 'yan ay napuntahan ng mga apostles, kailangan kasi nilang umadapt dun sa kultura. Pero ganun pa man, kanan o kaliwa man yung sign of the cross pagdating sa balikat, iisa pa rin ang nire-represent niyan. Tayo ay may isang pagbibinyag, isang pananampalataya, at iisang Panginoon. Ang doktrina pa rin ng Eastern at ng Western ay iisa. Kaya hindi yan pwedeng ikumpara. Hindi natin pwedeng sabihin na una ang Orthodox, hindi natin pwedeng sabihin na una ang Roman Catholic Church. Why? Kasi parehong Katoliko yan.
So kung ano yung Catholic na naitatag doon sa Jerusalem, Orthodox at Roman Catholic Church yun. So iisa lang, hindi po tayo pwedeng magbigay ng negative comment dyan. May mga Catholic churches na walang Book of Revelation sa Bible nila. Meron yung Ethiopia. Sino nakakaram ng Ethiopia? Yung Ethiopian Bible, wala pong Book of Revelation. But the Catholic Church, they consider them as they are the Catholic. Why? Kasi ang turo pa rin nila at ang turo natin iisa. Diba? So, huwag natin bibigyan ng mali siya yun. Kasi kung ang Roman Catholic Church ay may traditions din po ang Eastern, which is the Orthodox. May traditions din yung iba pang mga Katoliko, katulad ng Alexandrian Rite. Sa ilalim ng Alexandrian Rite, may Ethiopian, may Catholic Ethiopian. Doon sa Egypt, may Coptic Catholic na tinatawag. Pero, ang kanilang mga traditions, galing sa atin, sa Catholic Church. So, kinoconsider yon, katulad ng Aglipayan. Ang Aglipayan, do na again sila sa Vatican, but their baptism, kinoconsider natin na valid kasi Trinitarian. So, i-consider din nating valid yon kasi nakadepende po yon sa traditions ng isang bansa. Sana po nabigyan ko kayo ng liwanag sa sakristan at maging mabuti kang sakristan, ha? Huwag papapak ng ostya. Nakakaloka kayong mga kabataan. Though na medyo may edad na rin ako, pero nakakaloka pa rin. Sabi ni Kuya Eduardo Gabitanan, pasensya na po, sinisinok ako. Okay naman kahit di sila magdebate. Meron naman tayo at isa ka sa CFD. Ah, God bless. Marami kaming nakuha na aral sa inyo. Kuya Eduardo Gabitanan, lahat naman po tayo CFD. Nataon lang po siguro na na tawag na ito, na inaral ko yung doktrina at dahil din sa mga bashers ko na pwersa akong mag-aral. Lahat naman po tayo CFD and I'm so thankful that you are a Catholic too, kay Kuya Eduardo Gabitanan. Okay. Kay Ate Lucky sa'yo. Ah, okay. Thank you po. Salamat po. Opo, hindi ako nagpapapak ng ostya. Thank you po. Opo, kasi sa akin, ang sinasabi nila, kapag hindi daw bless, okay lang magpapak. Hindi pa din. Kasi, for me lang ah, nawawala kasi yung value ng Eucharist. Whether it is blessed or not, wag natin papakin, hindi po yan mang inasal na chichirya. Alam naman po natin itsura ng Eucharist. Sasabihin nila kasi masisira, mabubulok, tunawin natin sa tubig. Idilig natin sa halaman. Kasi, paano ba tayo kumakain ng chichirya? Having a good time. Paano kayo nag-good time dun sa itsura ng Eucharist na body of Christ na tinatanggap ng Katoliko? Sa akin po ah, whether the host is consecrated or not, it is not proper for you to eat na gagawin yung snack, mawawala yung halaga nun eh. Tapos i-video nyo na tong mga Eucharist na pinagpapapak ninyo para lang hindi masira, that's wrong. Binababa nyo yung kalidad ng Eucharist. Ang Eucharist, mataas ang pagtingala
ng mga Katoliko dyan. Tinutunaw po sa tubig yan kung hindi manables. Idilig nyo sa halaman. Wag po natin ipakita sa tao na kapag ang Eucharist hindi siya consecrated, ngangatain nyo para kayong mga daga na ipapakita, okay lang namin ngat-ngatin to. Hindi naman, dahil hindi po yun katwiran. Ginagamit pa rin po sa misa yan. Parang ganito, bakit nagagalit ang Katoliko sa mga sulpot na nagsusuot ng vestment ng pare? Eh, hindi naman din yun bless. Papayag ba kayo na ang mga sulpot magsuot ng pangparing damit? Hindi naman yun bless. Sige. Papayag ba kayo na ang mga kababaihan ng sulpot magsuot ng pangmadre? Hindi naman din yun bless. Bakit kayo nagre-react? Kasi nababastos yung damit. Hindi ba? Bakit po tayo papayag na ang Eucharist gagawing chichirya? Kasi hindi lang bless? So, body of Christ yun. Okay lang ba yun? I am 100% very disagreeable sa ganon. Ipakilala nyo ako sa mga sakristan mayor ninyo sa gumagawa niyan, ngangaraging ko sa harapan ninyo. Hindi porkit hindi bless, ganun na lang ang pagtrato ninyo, mali. Bakit kayo nagre-react? Yung mga kumakain ng mga sakristan dito ng ostya, na akala ninyo nanonood lang kayo ng sine at ang popcorn ninyo, Eucharist na hindi bless. Makinig kayo, mga sakristan mayor. Kapag nakakita kayo ng sulpot na nakadamit pare, hindi rin bless. Anong gagawin nyo? Okay lang? Nakakita kayo ng madre na nakasuot pang madre, hindi rin bless. Anong gagawin nyo? Okay lang? Galit na galit kayo sa pag-aamerikana ng mga ministro. Pero hindi kayo nagagalit sa sarili ninyo. Kayong mga Katolikong sakristan na pumapapak ng ostya. Ano man ang consecrated man o hindi, ginagamit sa misa yan. We have to respect it. Kahit hindi yan consecrated, respetuhin nyo. Rumespeto kayo. Ay, nako. Nang gigigil ako. Rumespeto kayo. Ang sacred images, symbolical. Ang hindi consecrated na ostya, symbolical yan. Bakit hindi pa consecrated? Consecrated, symbolical as a body of Christ. Pag yan ay na-consecrate, yan ay true the body of Christ. Andun pa rin yung salitang pagpapahalaga. Nung klaseng mga sakristan kayo. Kahit sinong sakristan dito humarap sa akin, sino yung mga sakristan mayor dito na umaagree sa ganyan, papapakay ng ostya? Whether it's a consecrated or not, avoid it. Ibibidyo nyo pa, kakapal ang mga mukha. Avoid it. Kapag sinabing ostya, may bless o hindi, irespeto nyo dahil yan ang ginagamit nating katawan ni Christ. Tinapay na walang lebadura. Kakainin nyo para kayong nanonood ng sine. Huwag nyo kong bibigyan ng dahilan na okay lang papakin San Rio, hindi bless, no. Huwag kayong magre-react pag may nagsuot ng katulad sa pare, hindi rin bless. Mga hangal.
Huwag kayong magre-react pag may gumagamit ng Protestant Bible, hindi rin bless yun. Mga hangal kayo? Galit na galit kayo sa gumagamit ng Bible? Na mga Protestant na translations nila, bless ba yun? Hindi. Protestant Bible is not a bless. Just like as the Eucharist. Gusto nyong ganon? Mga peke kayo, magsipaglayas kayo sa simbahan. Mga walang ya kayo, ha? Huwag nyo akong bibigyan ng katwiran. Nasan Rio, okay lang kami pumapak ng ostya, hindi naman bless. Protestant Bible ba bless? Anong simbahan ang nagbe-bless ng KJP? Ano? Wala. Hindi bine-bless ng pare ang Protestant Bible. Ang bine-bless ng pare, Catholic Bible. Now, the question is, pumapa kayo ng ostya ng hindi bless. Protestante ka. Wala kayong pinagkaiba sa sulpot. Ginagamit pa rin yan sa misa. Galangin nyo. Huwag nyo akong dadahilanan, baka masira. Tunawin nyo sa tubig, idilig nyo sa halaman. May napuntahan pa. Hindi yung ilalive nyo habang umangata kayo ng ano? Ostya? Kahit sinong sakristan mayor na magdadahilan sa akin na valid yon na kumain ka ng osya na hindi bless, iharap nyo sa akin. Ngangaraging ko yan. Kaninong pari yan na nasasaklaw? Sinong pari ang nagtuturo sa inyo na laklakin nyo yung mga osya na hindi bless? Tapos ilalive nyo? Ibibideo nyo? Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Pinapahalagahan namin Katoliko ang Eucharist. Pag nakita namin ganyan ang ginagawa nyo, magiging ordinary sa mata namin yan. Mawawalan kami ng galang sa Eucharist, mga tanga, mga sakristan pa man din kayo. Kapag ang isang bagay ginagawa mo bilang isang normal na bagay, pag napanood ng mga tao yan, magiging normal ang Eucharist. Ganun na lang pala to kababa. Hindi ganon. Ang Eucharist, kapag alam nyong masisira, itunaw nyo sa tubig, idilig nyo sa halaman, magkakaroon pa kayo ng ano, ng benepisyo dun sa mga gulay-gulay, kung may tanim kayo, aanihin nyo pa. At least bless. Pero yung magla-live kayo, ngangata-ngatain nyo yung Eucharist, ang kakapal ang mukha nyo, kahit hindi pa bless yan, huwag nyong gagawin yan. Sinong mga sakristan mayor ninyo ang gumagawa niyan? Sino ang pare na nagsabi sa inyong ngat-ngatin nyo yan? Ginawa nyong chichirya ang pinahahalagahan ng bawat Katoliko, Eucharistia. Kahit hindi yan bless, yung itsura nun, katawan ni Kristo pa rin, mga bastos kayo. Ang sasama ng mga ugali ninyo. Tapos galit na galit kayo kapag may nagsusuot ng pare na suot na hindi Katoliko. Ba't kayo magagalit? Wala kayong karapatang magalit. Nilalaklak nyo nga yung Eucharist na hindi bless eh. Bless ba yung suot nila? Bless ba yung suot? Nang mga Protestanteng nagpapanggap na pare, bless? Hindi, di ba? Wala kayong karapatang magalit. Dahil hindi rin naman bless yung nilalaklak ng Eucharist. Mga bastos kayo. Iharap nyo sa akin yung sakristan mayor. Kahit sinong pari pa yan na nag-uutos sa pwede kayong lumaklak ng mga Eucharist na hindi bless, iharap nyo sa akin. Hindi ako nagko-condemn ng priest kasi ang mga pare mataas ang pinag-aralan pero hindi ako papayag. I will defend sa opinion ko. Dumaan ba kayo sa ano? Seminar? Mga bastos kayong sakristan kayo.
Hindi pa pwedeng ganyan. Nanggigigil ako. Ang daming sakristan ngayon na nag-chat sa akin. Dalawa po yung account ko. Isang Sanrio Santa Ana, isang Sanrio Eto. Anong sabi sa akin, Ate San? Totoo po ba yung ganitong live nyo? Yes! Totoo. Maiimpierno kayo kahit hindi pa bless yan. Bakit? Kapag hindi bless ang Eucharist, tatawagin nating symbolical na katawan ni Kristo yon. Tama mali? Kapag gumain ka ng ano, ng hindi blessed na Eucharist, symbolical na katawan ni Kristo, bakit? Ang humahalili doon si Christ pa din. Mga walang ya kayo. Si Kristo pa rin yung nasa ostya kahit hindi yun na-bless, symbolical. Pag hindi na-bless, symbolical. Pag na-bless, katawan mismo ni Christ. Papapakin nyo na parang popcorn. Mga walang yang sakristan to. Sino yung mga sakristan mayor ninyo? Sino yung nagsasabi sa pare? May nagsabi pa sa akin na yung pare daw, sinasabi daw sa kanila, paubos. Laklakin nila kasi kesa masira. Mali yun. Sino yung pare na yan? Yan ang masakit sa puso pagdating sa ibang pare. Ultimo confisal. Tumatanggi. Bakit? Libre? Totoo yan. Nung ako ay nagsiserve bilang isang adoration, namura rin ako ng pare. Totoo din po yan. Sana naman sa ibang kaparian, kayo po yung tinitignan ng mga Katolikong nasa ibaba, matuto naman din tayong umayos ng pag-uugali. Hindi po ako nagsasabi na heretical ang turo ninyo, tama ang turo ninyo, pero yung sa ugali, ayusin naman natin. Kawawa naman din yung mga Katoliko. May mga nag-PM sa akin, at isan kasi sabi sa amin ni Father, kasi yung Eucharist na hindi na-bless, masisira, kainin na lang namin. Tama ba yon? Huwag naman tayong bastos sa ibang mga pare. Ipapalamon ninyo yung Eucharist na hindi na-bless para ano? Ano magiging tingin ng mga sakristan sa Eucharist natin? Mababa? Yung mga pare dito, na kapag may magkukumpisal, ay hindi, sabihin mo sa gaytong araw, hindi po tinatanggihan ng confession. Wala pong araw dyan. Sa inyong mga pare, alam nyo yan. Obligado kayo dapat dyan. Pero bakit nyo isineshift ang mga tao na gustong magkumpisal? Mortal sin nyo yan. Hindi po kayo dapat tumatanggi sa kumpisal, sakramento ng simbahan niya. Pag namatay yung tao, paglabas ng simbahan, pananagutan nyo yan. Nanggigigil ako. Mataas ang tingin ko sa pare, pero hindi lahat ng pare, okay. Huwag niyong mamaliitin sa ibang mga kaparian, ang mga Katoliko, nangangailangan ng sakramento yan. Pag napunta ng impyerno yan, may isasalba ninyo? Nung mihingi ng kumpisal, ipagpapaliban ninyo? Ano klaseng mga pari kayo? Totoo yan, ilang beses ako na-reject. Pagdating sa confession, bumalikan nila sa gitong araw, paano kung paglabas ka simba na bangga ako? Hindi ako nakapagkumpisal. Anong klaseng mga pari kayo? Totoo yan. Itinotolerating nyo sa mga sakristan ninyong pumapak ng ostya? Anong klaseng pari ka? Kahit hindi pa nabibless ang ostya, symbolical yan. Body of Christ. Kapag nabless na, the true body of Christ. Bakit nyo hinahayaan kayong ibang mga pare na ipapapakyan sa mga sakristan ninyo? Kung ako nandodon, nako, may tama sa akin yan. Itama naman natin. Sumusobra kayo sa ibang kaparian. Yung ibang pare, kinokondem pa si Father Darwin Gitgan, no? O klaseng mga pare kayo? Kaya may mga Katolikong lumalaban sa pare, bakit? Ugali nyo kasi. Huwag naman tayong magbastusan dito.
Kapag may humingi po ng confession, pagbigyan nyo kahit alas dos pa ng madaling araw, nagpari ka pa. Huwag kang magpare kung tamad ka. Kaya ka nga nagpare dahil nasa sa'yo yung sakramento. Kahit alas tres ng madaling araw yan, pag ginising ka, obligasyon mo yan, magpakumpisal ka. Huwag kang tamad. Ang daming paring tamad. Huwag kang magpapare kung tamad ka. Ano bang hawak ng pare? Kumpisal. Ano man ang sitwasyon mo, pag ang tao nang hingi ng confession sa'yo, bigyan mo. Huwag kang tamad. Ang daming tamad na pare. Nagpapalaki ng tiyan, totoo. Hindi ako against sa priest. Against ako sa ugali. Papangit ng ugali ng ibang pare. Totoo yan. Ang dami sa akin nagsasabing katoliko. Ate, sana namatay yung tatay ko, tinanggihan kasi ng pare magkumpisal. Nakita nyo? Ate, sana magkukumpisal ako, hindi ako nakapagkumpisal, balik na lang daw ako sa ganitong araw. Mga tamad kayo. Isipin nyo yung salvation ng kaluluwa. Naranasan ko yan sa baklaran. Nung magkukumpisal ako, anong sabi ko dun sa pare? Magkukumpisal ako, Father, kailangan mo yung gawin. Hindi ako pumayag. Trabaho mo yan. Huwag ka magpare kung hindi mo ko pagkukumpisalin. Kaya kayong mga Katoliko, pag may naka-encounter kayo ng pare, nababalik na lang kayo sa gito, huwag kayo pumayag. Trabaho mo yan. Magkukumpisal ako. Bakit? Ang daming paring tamad. Totoo. Ano trabaho ng pare? Ibigay ang sakramento sa bawat Katoliko. Wala silang pwedeng itanggi dyan. Hindi tayo dapat mahiya sa mga yan. Pinili sila ng Diyos, nag-aral sila sa pagpapare. Bigay mo ang sakramentong kailangan ko. Di ko alam kung kailan ako mabubuhay. Mamili kayo. Yung hiya-hiya nyo sa pare o yung kaluluwa nyo, ilaban nyo yan. Dami na rin umaabusong pare. Tamad! Ha? Nang gigigil ako. Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Iparating nyo to kay Father Darwin. Totoo yan. Yung pag-exorcist, pagtatanggal ang masamang espiritu, pare si Father Darwin, dapat ginagawa lahat ng pare yan. Bakit walang gumagawa? Yung pagtuturo ng mga ano, pagdating sa mga demonic possession, lahat yan inaral ng mga pare. Bakit hindi nila ginagawa? Tanggapin natin, may mga pare na politika ang habol, may mga pare na mukhang pera. Totoo yan. Pero tayong mga kaani, huwag tayong magpapauto. Dapat alam natin yung stand natin. Pag tinanggihan ka, barahin mo. No, Father, this is the magisterium and the teachings of the Catholic Church. Huwag mo kong tatanggihan. Magkaroon kayo ng tapang. Confession ang kailangan ko, mamamatay na ako bukas. Magpakumpisal ka. Bakit? Bakit ayaw ng mga pare ang kumpisal? Kasi libre. Totoo. May bayad ang confession? Wala. Isa yan kung bakit ayaw nila. Libre. Hindi ko nila lahat, ha? Pero may mga ganyang pare. Dahil libre ang kumpisal, dededmahin ka. Ay, balikan nila sa ganito. Bakit? Kasi may pupunta siyang appointment kung saan bayad siya. Ilaban nyo yan. Hindi! Obligasyon mo yan, pari ka. Magkukumpisal ako. Walang schedule ang confession, sa totoo lang. Ipakilala nyo nga ako sa pare na nagbigay si Kristo ng utos na dapat may schedule ang confession. Obligasyon ng pari yan.
Hindi kahit kailan nagturo si Christ na magkakaroon ng schedule ang confession. Ang confession, anytime, anywhere, any day. Dahil pananagutan ng pare pag namatay ang isang taong hindi nakapagkumpisal. Saan mababasa sa Biblia na ang kumpisal every Saturday? Na ang kumpisal every Sunday? Ang Sabat nga pinaglalaban natin eh. Walang Sabado eh. Ganon din ang confession. Wala yung pinipiling oras. Kahit sabi mo pang nagihilik ang mga tutuli nila, you have the right to go into the church at mag-confess ka. Si Padre Pio, pinupuntahan alas dos ng madaling araw, mag-confess lang. Si John Bosco, yung patron saint ng Don Bosco, 24 hours nagpapakumpisal sa tao. 24 hours. Kung sino gustong magkumpisal kahit tululaway ko, I will do it because I am a priest. And if you are a priest, kapag may magko-confess, you are not busy. Why? Because I am a priest and that is my job. Hawak ko ang sacraments. And these people kailangan ng sacraments of confession. I will do it because I want to save their souls. Nakukuha niyo ako? I am not against about the priest. Pero hindi lahat ng pare magkakaugali. Ayan ang kinagagalit ko. When it comes into confession, huwag mag-inarte ang mga pare. 24/7, you have to give it to us because that is your job, kaya ka pare. That is your responsibility, kaya ka pare. Give us the sacrament of confession. Wala akong pakialam kung tulog ka. Gumising ka, magkukumpisal ako. Eh, paano kung mamamatay na ako? Tulog ka? Sasabi mo, hindi ka available kasi inaanto ka, no? Suotin mo yung vest mo. Tumayo ka sa harap ng isang mananampalatayang Katoliko kahit alas dos pa ng madaling araw. And be a priest. That is a duty of being a priest. Gusto kong mag-confess, ibigay mo sa akin yan. Yan ang trabaho mo. Hindi ka nag-aral ng almost 12 years para maging pare, para magpakatsusi ka. Nag-aral ka sa pagpapari mo para ibigay mo ang mga sakramento ng simbahan na kinakailangan naming mga Katoliko. Huwag kang umaarte-arte sa akin. Pag sinabi ko magko-confess ako, magpakapari ka sa akin. Walang tinuro ang simbahang Katoliko na may oras ng confession. Kalkalin nyo ang doktrina ng Catholic Church. Eh, paano kung maghihingalo ka na? Susunod ka pa ba sa schedule? Eh, paano kung bukas mababangga ka? O yung pagpunta mo doon, paglabas mo ng simbahan dahil hindi ka tinanggap ng pare? Kasi may schedule daw. Paglabas mo ng simbahan, nabunggo ka. Pananagutan niya yun. Wala pong turo ang simbahan na may schedule ng confession. Confessions must be 24 hours. Kahit alas tres, alas dos ka ng madaling araw pumunta doon, kailangan nila magpakumpisal. Alam ng mga pari yan, ang dami lang paring abusado. Sorry to say, mga kapanalig, totoo. Mahalaga ang kumpisal sa atin dahil hindi natin alam ang buhay natin. At dahil hindi natin alam ang oras ng buhay natin, kinakailangan nilang maging open sa kumpisal. Dahil pag hindi tayo nakapagkumpisal, impyerno ka. Impyerno ka, mamamatay ka, hindi ka nakapag-confess. Impyerno ka, yan ang turo ng simbahan. Eh yung pare, nagiinarte, inaantok pa, eh di na impyerno ka kasi inaantok siya. Siya na lang ang ma-impyerno, wag na kayo. Totoo yan. Ang daming mga pare na to be honest, ako, nung nag-ano ako ng adoration,
namura-mura ako ng pare. Totoo yun. May mga paring nagmumura. We have to admit it. May mga paring nagmumura. Actually, ang dami kong member sa AMS na bad experience sa priest. Yes. Huwag kayong magpare kung moody kayo. Huwag kayong magpare kung mainitin ang ulo mo. Bakit? Kaya ka nga nagpare para sa tao eh. Mahalin mo yung tao. Iligtas mo yung mga tao kasi nasa iyo ang sakramento. Dahil ikaw ang humahalili kay Kristo. Huwag kang magmumura sa mga Katoliko. Huwag mainitin ang ulo. Ipaunawa mo sa kanila kung ano yung dapat kasi humahalili ka kay Kristo. Anak ng tokwa, kahit sinong Katoliko magsusulpot kung ganyan ang ugali ng Katoliko. Wala na nga po kayong naitutulong sa aming mga CFD. Tama po yan. Wala na nga kayong naitutulong sa aming mga CFD na independent kung paano namin naaralin ang simbahan. Ganyan pang tatratuhin ninyo yung mga parokyano, yung mga parishioner. Wrong. Very, very wrong. Alam ko, naiintindihan nyo ako. Hindi po ba? Sabi ni Ate Maria Victoria Santiago, yes, hindi po sila perpekto, tao din po sila. Yes! Hindi perpekto ang mga pare, pero dapat maging aware sila pagdating sa confession. Kung ano ang trabaho ng pare, hindi natin pwedeng sabihin dyan na hindi sila perpekto, mali. Huwag ka magpare. Anong hindi perpekto? Tinuro sa kanila yan, yung Sacrament of Confession. Kahit anong oras, dapat kang magpakumpisal. Hindi pa pwede yun na hindi nagpakumpisal kasi hindi sila perpekto. No, that's wrong. Ang isang pare, magpapakumpisal ka 24 hours. Kung kailan kang tawagin, pumunta ka. Andun tayo sa hindi sila perpekto, may mga paring ng bababae. Andun tayo. Pero pagdating sa sacraments, hindi natin pwedeng bigyan niya ng dahilan. Pag ang tao gustong magkumpisal, kahit naghihilik pa yan, gumising ka. Magpakumpisal ka. Yan ang mahirap eh. Pera-pera na lang. Ha? Ganun na lang tayo? Aasa na lang sa donasyon? Aasa na lang sa pera? Kaya maraming Katolikong umaalis. Bakit? Sa mga ganyang klaseng pare. Kung ano trabaho mo, gawin mo bilang pare. Hindi natin pwedeng bigyan niya ng ano, ng dahilan. Baka busy si Father. No. Hindi ka pwedeng maging busy pag nilalapitan ka. Tandaan nyo yan. Ang isang pare hindi pwedeng maging busy pag lumalapit ang tao. Dahil ang pare ay itinalaga para sa mga tao. Maging busy kayo sa tao. Ha? Kaya sa mga sakristan na nagsasabi sa akin dito na pinapayagan sila ng pare na papakin yung ostya kahit hindi blessed, pakilala nyo ako. Mag-uusap kami. Yung itsura ng ostya ay body of Christ. Hindi man yan nabe-bless. Hindi man yan nabe-bless, pero pag nakita yan ng mga tao na ganyan nyo lang papakin, mawawala ng gana ang ibang Katoliko sa inyo. Pananagutan ng pare nyo yan. Sinong pare yan? Nang gigigil ako. Sinong pare? At hindi pa rin pwede, nabibigyan nyo ako ng dahilan kasi hindi consecrated. Pwede papakin. Hindi. So, pwede rin magsuot ng pare yung mga hindi blessed. Mga ingrata. Mga explanation ng mga sakristan, ng mga altar server na gumagawa niyan. Dapat sa inyo tinatanggal kayo sa simbahan.
bless o hindi, basta ginagamit sa misa, galangin nyo. Mapaalak o mapa-Eucharistia. Kahit bless o hindi, respetuhin nyo, mga bastos kayo. Sinong pare nagsabi na dapat kayong pumapak na mga hindi consecrated na ostya? Pag nakita ng mga Katoliko yan, bababa ang kalidad ng Eucharist, mga mangmang, mga bastos. Sinong pare? Huwag niyong bigyan ng dahilan ang isang bagay na mali. Ang pagkain na ginagamit sa misa ay hindi inaabuso. Ito man ay basbas o hindi, ginagalang yan. Ang mass wine, may pa-kosher wine pa kayo, no? Itong mga sakristan na itong mga abnormal na to. Pag ginagamit sa mass, huwag nyong ipapamuka at ipapakita na para kayong umiinom na kala nyo mga sunog baga kayo, nakasuot pa kayo ng mga sakristan, ang kakapal lang mga mukha nyo. Mass wine, itinataas ng pare sa libu-libong Katoliko, ganun nyo tinatrato, bless man o hindi, ang titigas ng panga nyo. Papanganga isa lang. Eucharist, kapag nagtataas ang pari ng Eucharist, ang daming Katolikong umiiyak kasi yan ang katawan mismo ni Kristo. Pinapapak nyo ng gano'n kasi hindi bless, naka-video pa. Papanga, isa lang, mga bastos. Bless or hindi, galangin nyo. Kung masisira man, tunawin nyo sa tubig, idilig nyo sa halaman. Hindi yan chichirya. Ha? Hindi yan chichirya. Nanggigigil ako. Sino yung mga sakristan mayor ninyo? Basta't ginagamit sa mass. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Pag nag-brown out sa amin dito, pwede kong gamitin kandila, yung Pascal candle, para lang gamitin kong ilaw. Eh, ang Pascal candle, ginagamit yan pag nagdadasal ka. So, dahil nag-brown out dito, gagamitin kong pinakagasera ko, Pascal candle, okay lang, excuse. Hindi. Ang Pascal candle, ginagamit sa pagdadasal, mga bastos. Ganun ba yon? Na kapag nagtayo ako ng sarili kong sekta, okay lang nagayahin ko yung damit ng pari ng Katoliko, hindi naman bless. Okay sa inyo yon? Magdadamit pari ako, magtuturo ako, damit pari ko, sasabihin ko sa inyo, okay, bakit? Bless ba? Bastos. Kahit Protestant eh, yung sa gayto ng pare, anong tawag sa gayto ng pare? Yung may puti. Magtuturo siya, doktrina ng INC, pero nakapang seminarista na ano, nadamit. Okay sa inyo, hindi naman bless yon. Mga bastos. Bastos kayo. Ang confession, 24 hours po yan. Obligado ang pari dyan. Huwag po kayong papayag na tinatanggihan kayo. Mga Katoliko, lagi nyo sabihin sa pare, pag tumanggi, Father, di ba trabaho mo yan? Magkukumpisal ako, makinig ka. Trabaho nila yan. Huwag kayong papayag. Lalo na yung mga sekretary ng simbahan, mga malalaki ulo, mga mayayabang. Hindi. Ilaban nyo yan. Father, magkukumpisal ako, hindi mo ako pwedeng tanggihan kasi hindi ko alam paglabas ko, baka mabundol ako. Kasalanan mo yan. Makinig ka sa confession ko. Sa mga sakristan,
na kumakain ng mga unconsecrated na host ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pakilala nyo ako sa mga sacristan mayor ninyo at sa mga pare ninyo na sinasabihan kayo magpapakay ng ostya. Kahit hindi bless. Mga bastos. Huwag kayong magre-react pag may kumukopya ng Bible. Huwag kayong magre-react pag may gumagamit ng Bible natin. Huwag kayong magre-react pag may nagdadamit pare. Bakit? Wala kayong pinagkaiba sa kanila. Mga peke kayong Katoliko. Mga nagpapanggap kayong Katoliko. Pero sa totoo lang, hindi nyo sinasabuhay. Galit na galit kayo sa gumagaya sa simbahang Katoliko. Pero yung mga pinagagawa ninyo, hindi nyo iniisip na mali. Kung ikaw ay tunay na Katoliko, maninindigan ka sa tama. Ipaglaban po ninyo ang inyong karapatan bilang parishioner. Dahil kung walang parishioner, hindi magpapatuloy ang simbahan. Sino naman na magbibigay ng laga kung wala naman silang kaanib? Trabaho po ng pari yan, ang kumpisal. 24/7, obligahin nyo yan. Itong mga ibang mga pari na to, kala mo naman, mga espesyal. Hindi na nga kayo tumutulong sa ibang mga nagde-defend ng simbahan, tatama rin pa kayong magpakumpisal. Lalaban ako. Magtataas ng kilay sa akin ibang pare, pero wala akong pakialam. Pero totoo yung sinasabi ko kasi naranasan ko yan. 3 beses akong na-reject. Sa confession kasi may schedule. Hindi pa pwede. Unahin mo tao. Bago i-schedule mo. Inuuna ko nga tao eh, bago yung racket ko sa labas eh. E di sana ako nalang nagpare. Hindi po ba? Sana na naiintindihan nyo yung point ko. No? Sa mga sakristan dito, huwag kayong magpapapak ng ostya, mortal sin yan. Huwag niyong binabastos at winawalang yan. Sagrado man o hindi. Kung ako kasama niyo, pinagpipiti ko yung mga bunganga ninyo. Mga walang ya kayo. Sino yan sa Christian, sa Christian mayor ninyo? Piniti ko bunganga niyan. Hindi yan nag-seminar ng maayos. Sa mga pari naman na tumatanggi, huwag niyong tatanggihan. Yung magkukumpisal. Hindi nyo alam kung paglabas niyan sa simbahan, mamamatay na yan. Payagan nyo. Trabaho nyo yan. Huwag ka na magpare kung hindi mo pa kukumpisalan yung tao. Nakukuha ninyo? Huwag na kayong magpare. Mag-resign na kayo. Kung hindi rin makakapagkumpisal ang isang Katoliko. Dahil hindi nyo alam paglabas niyan, patay na yan, pananagutan nyo yan. Hindi po nagbibigay ng schedule ang confession. Inaral nyo yan, di ba mga pare? San mababasa sa CCC na ang confession may oras? San mababasa sa CCC na ang confession may schedule? Huwag nyo akong sasabihan na importante, mas importante yung kaluluwa kaysa dun sa lakad ninyo. Dahil hindi nyo alam na paglabas ng isang Katolikong yan kung mamamatay o hindi. Priority nyo kaming mga tao. Hindi nyo kami dapat nire-reject sa kumpisal. Pag ang isang Katoliko gustong magkumpisal at may importante kang lakad, unahin mo yung tao. Dahil yan ang pagiging pari mo para sa aming mga tupa. Kaya nga sabi kay Pedro ingatan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Sino yung mga tupa? Kami. Pakainin mo kami. Kailangan namin ng confession. Wala kaming pakialam sa lakad nyo. Pero magpakumpisal ka bago ka umalis. Obligasyon mo yan. Huwag ka magpapare. Kung may pa-schedule, schedule ka pa. Kayong mga kapanalig kong Katoliko, pag may na-encounter kayong ganyan, basagin nyo. Baka magising. Kasi tao pa din yan. Minsan ang mga pare, nandiyan yung pride. Oy, pari ako. Kasi puro compliment na ririnig ko sa mga Katoliko. Hindi, baragin nyo. Father, nagpari ka, di ba? Obligasyon mo. Magkukumpisal ako. Pakinggan mo ang ikukumpisal ko. Huwag kayong papayag ng next week.
Father, pag namatay ako, kasama kita, isasama kita. Pag ako na impyerno, kasama kita. Sinasabi ko sa iyo, magko-confess ako. Wala po kahit na sinong pare ang pwedeng magdikta sa inyo na busy ang pare. No. Walang pare ang pwedeng maging busy pagdating sa confession. Pananagutan nila yan. At ilaban din po ninyo ang inyong mga karapatan. Hindi po tayo pa pwedeng magtanga-tangahan dito. Dapat alam din natin ang karapatan natin bilang mga parishioner. Hindi porkit pare, lagi na lang tayong, opo, hindi tayo si Felix Manalo. Alam din dapat natin yung karapatan natin. Pagdating sa kumpisal, huwag kayong mag-e-excuse mga pare. Trabaho nyo yan. Trabaho nyo 24/7. Kahit naghihilik pa kayo, pag gusto kong mag-confess, bumangon ka. Kung ayaw mong bumangon, huwag kang magpare. Kaya may mga paring babaero eh. Bakit? Ini-spoiled ng mga parishioner. Makinig po sa akin. Alam dapat natin yung grounds din natin. Kung ang pare nag-aral, alam din dapat natin kung ano yung inaral nila. At isa sa inaral nila, huwag kang magpapas. Bawal kang magpaliban sa isang Katoliko na gustong magkumpisal. Ang kaluluwa po natin ang nakasalalay pag hindi kayo nakapagkumpisal. Kung nagagalit kayo sa akin dahil gayto sinasabi ko sa pare, bahala kayo. Kung nagagalit kayo sa akin kasi gayto sinasabi ko sa Kristen, bahala kayo. Sinasabi ko lang po sa inyo kung ano ang dapat yung gawin. No? So yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo. No? At may nag-comment lang sa akin patungkol dito sa Kristen na to. At sana po may naintindihan kayo, gabing-gabi na po. No? At yung mga aso ko ay nagwawala na. So maraming maraming salamat po kahit gabing-gabi na ay kayo ay nanonood at sumusuporta sa akin. Sana meron kayong ano, hindi ko naman po sinasabi na sana meron kayong na natutunan sa akin para magmaldita sa pare. Hindi po. Sana meron lang po kayong naintindihan sa ibig kong sabihin. Hindi ko po dinidegrade ang pare. Hindi ko minamaliit kung ano yung authority ng meron sa pare. Ang sinasabi ko lang po, kung ano yung trabaho nila sa ating mga Katolikong hindi pare, dapat nilang gawin. Kasi ginagawa din naman po natin yung trabaho natin eh. Kahit hindi tayo pare bilang mga Katoliko. So give and take lang. So kung may mga Katoliko po na medyo nagtaas ng kilay kasi pare yung nilatag ko at saka yung mga sakristan, kayo na po ang bahalang manghusga. Hindi ko naman po kayo ma-please. Pero sana, ang hinihiling ko, maintindihan nyo po yung point ko, no? So, bago po ako umalis, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At bukas po, ako po ay nasa Radio Veritas. Kita-kita po tayo. Isa po ako sa mga guest speaker doon. Maraming salamat. Had a nice day. God bless you.